Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Anyway, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. And if you want, pwede kang magpa-personal reading Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya sa Facebook. Pwede ka rin mag-follow sa akin sa TikTok Unicorn Princess Tarot. Okay? May paraffle ako, guys, para sa mga gusto magpa-personal reading sa akin. All you have to do is to avail yung wallet Lucky Charm. And then, yung pinaka-comment mo, importante yung ratings doon. I-screenshot mo yun, then isend mo doon sa Virgo, Philippines. By the end of February, magpaparaffle ako kung sino bibigyan ko ng personal reading, tarot, and palm. Okay? And meron din akong Shopee. Meron na rin akong Shopee. Check mo na lang dyan sa description box, guys, yung ibang details. Okay? So, start na natin ang reading. Ano yung ating messages for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn? Spirit guides, angel guides, thank you. You do have here the Eight of Swords, Five of Pentacles, Ten of Swords, Three of Swords, the Hermit is here. Yeah, for some of you, could be dealing with the Virgo, Taurus, Gemini, Capricorn, Libra, Aquarius. Ayan. I'm feeling like nagkakaroon ng ending sa inyo na itong person na ito, no? Nakikita natin, maybe binablock mo siya or hindi mo siya masyadong binibigyan ng attention or pansin ngayon. May naririnig ako na word na like no, or pwedeng ikaw ito na may tinanggihan ka or hindi ka na sagot dito sa person na ito, or hindi mo inaccept something like that, or vice versa. Okay? Pwedeng nahindian mo siya, ganun. And yeah, for some of you, pwedeng may third party na involved dito. Yeah, yung iba, kung hindi ikaw yung humindi, siya yung naghindi sa'yo. And for some of you, nakita tayo ng mga money problems. So pwedeng kasalukuyan may mga pagsubok ang kinakaharap regarding sa pera. Yung iba sa inyo pwedeng inagaw or may feeling na parang inagaw siya sa'yo. Or kung may soulmate dito, kasi yung iba, you could be dealing with your soulmate. Pero medyo konti lang yung energy na kukuha kung ganun. If you're dealing with your soulmate, pwedeng feeling mo dapat para sa'yo siya, and then inagaw siya ng iba sa'yo. Ganun. So, pwedeng may third party na involved, but then, na feel mo yung feeling na dapat ito yung person ko, dapat kami nitong taong to ngayon. Parang ganun. And then, let's move on to your person. Kunin natin yung main energy niya.
or sa nakakonect mo. Ace of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Six of Cups. This could be a person in the past. Nakita natin may mga new beginnings na pinagkakaabalahan itong person na ito, or meron siya mga pinagkakaabalahan na may kinalaman sa family. This person is very busy right now. Kumbaga, hindi mo siya basta-basta makikitang walang ginagawa. Talagang lagi siyang may ginagawa kasi busy talaga siya. And this past person, yeah, I'm feeling like walking away, leaving the situation. This person, pwedeng nag-move on siya or naka-move on na siya dito sa connection ninyo. Nakakapagod yung energy niya na sobrang ang daming activities. And nakakita ko ng person dito na pwedeng naniniwala sa swerte or something to do with horseshoe. Nakakita ko ng yung horseshoe, sapatos ng kabayo. So pwedeng mahilig siyang, or maybe mahilig siya sa feng shui or sa swerte, sa mga swerte, ganyan. And this person, nakakita tayo dito ng nakakita naman tayo ng passion sa kanya eh. But for now, pwedeng hindi niya to pinapansin. So maybe there's emotion para sa'yo, pero hindi niya yun pinapansin. Ano yung emotion mo para dito sa taong to? Three of Cups. Six of Cups. Yeah. Yan. Dito may energy na ng soulmate twin flame energy, no? Especially nag-mirror yung inyong cards dito. With the Six of Cups. Yan. Bottom of the decks. So, maybe you see this person as a friend. Pero more than that. Alam mo yan. Pwedeng, ayaw mong makasakit kasi eh. So, parang tinanggap mo na lang din yung feeling na parang, sige, magkaibigan lang kami nito. Pero alam mo sa loob mo na may something pa doon. More than pa doon. And, with the Three of Cups, I feel like you want to have a reconciliation. Pagkikita, gusto mo siya makita ulit, gusto mong malaman kung kamusta na ba siya, gusto mong mabalik yung pagkakawala ng connection ninyo. And I'm feeling like with the Seven of Pentacles, pwedeng part of you is nahihiya dito sa person na ito. Yun yung pinaka-emotions. Nahihiya ka. And kung yung iba sa inyo, by the way, I don't know kung nasa CR ka ba ngayon, I can sense na for some of you nasa CR or yeah. Kasi nakakamoy ako ng parang mapanghi na energy. Ay, naamoy. So anyway, alam mo yung gusto mo tong person na to, pero parang no choice ka kundi lumayo, umiwas, ganon. But you're thinking about this person, pero wala kang choice kundi magmatigas. Ano yung emotions niya para sa'yo? The World, The Fool,
Dalawa major arcanas. Clarify natin, what's with the World and the Fool? Read over the Page of Wands and Seven of Cups. Sabi ko sa'yo, di ba, maiwas naman talaga or malayo din itong person. Actually, pareho kayo. There's distance between the two of you. Minsan na nagkaroon ng pagtatagpo or pag-reconnection sa inyo, but then nakita tayo ng another separation stage sa inyong dalawa na person ito. So, nakikita natin itong emotion niya sa'yo, pwedeng gusto ka niya, pero mas importante yung mga material na bagay sa kanya ngayon. Alam mo yun. And, pwede kasing gusto niya magsimula or mag, like, maybe with a Fool, meron siyang gustong gawain. New beginnings. Potential, potential din ng bagong simula regarding a business or, yeah, pwede may kinalaman sa negosyo. So, money matters for now. And itong person to be the Seven of Cups is thinking about the future. May mga gusto siyang ma-achieve, mga pangarap niya. So, very busy nga itong person mo, no? So, pwedeng kung naalala ka man niya, hindi ganun ka-focus. Naalala ka niya kasi, sumagi ka sa isip niya, ganun. Pero hindi all the time. Kasi nga, masyado siyang busy na tao. And marami siyang plano eh. This person is focusing na may sa katuparan ito mga plano niyo. Plano niya, I'm sorry. And sa inyo, sa connection ninyo, pwede nagkakaroon talaga ng pag-stop, no? Ng stop ng connection. Especially yung mga cards na nagpapakita. Can you see the colors here? So, taas. There's this red, yellow, and red here at the bottom of the deck. So, ibig sabihin, kumbaga sa stoplight, no? Yung slow, yung yellow is for slow down, and then red is for stop. So, that's regarding sa connection, and pwedeng sa emotion na rin itong person na ito. Okay? So, what will happen in the future for the both of you? In the future for the both of you. Ten of Cups, the Sun. Why is the Ten of Cups and the Sun here? Page of Swords. You do have here the Emperor. Para dun sa mga bago, please do hit the subscribe button, guys. Sobrang ma-appreciate ko rin yung mga comment nyo. Salamat po. Ten of Cups. Why am I feeling like... Ten of Cups. This is like soulmate and twin flame connection para sa iba. Knight of Swords, Three of Wands, Knight of Wands, and the Five of Cups. I want to clarify itong Page of Swords. The Star, the Emperor, and the Temperance. Okay. So, this is messages. Actually, mali yung nagamit kong card. Ito, baliktad. I'm not reading in reversal. Babasahin ko lang pag... Yeah, naramdaman ko yung energy ng reversal dito. Okay, babasahin ko lang kasi pag naramdaman ko yung energy ng reversal. And ito,
Actually, nagkamali ako nang nagamit ng card to clarify itong Page of Swords. Kasi itong side na ito, itong card na ito, supposed to be sa person na to. And yung pagkakamali na yun is hindi siya pagkakamali at all. There's a message here. And you do have here the Page of Cups, Three of Cups at the bottom of the deck. Pero, dahil yung kukunin ko to as additional message, pero kukuha pa rin ako dito ng messages. What's with the Page of Cups, please? Okay, three messages for you. You have the Seven of Wands. Mm-hmm. You have the Devil, the Knight of Cups, and the Knight of Pentacles. Okay, very slow night. Very slow night. But with the Devil, nakikita natin na alam mo yun, yung panahon or yung mga sitwasyon na naging dahilan para magkaroon ng separation sa inyo is hindi nagtagumpay dito eh. Like, if you are really twin flames, if you are really soulmates, mapapaghiwalay kayo ng ibang tao, mapapaghiwalay kayo ng sitwasyon. Pero kung para kayo sa isa't isa, para kayo sa isa't isa, that's the energy. And for what I can see here, there's this feeling in the near future na no longer miss, hindi na nami-miss. Bakit? It's a good thing na hindi mo na nami-miss yung isang tao. And nararamdaman natin yun sa energy ng person mo. Time will come na hindi ka na niya mami-miss. With the Three of Cups, I can see a possible reconciliation sa inyo nitong taon to. This person, babalik sa kanya yung feeling na gusto pala talaga kita. With the Emperor, ikaw pa rin pala ang gusto ko. And maybe, sabi ko sa'yo, pwedeng katulad ng stoplight. Medyo nagkaroon ng slowdown yung connection ninyo. Nagkaroon ng full stop na pwedeng nangyayari ngayon. May full stop. Pero I can still see the go energy. Okay? So, and kung hindi ako nagkakamali, dumaan naman ako ng grade school, ano. Pero medyo, ano, ang nakikita ko kasing color dito is green. Okay? And, it is because nagpapapansin sa akin yung color yellow here sa side na ito. And then the blue here. And when you combine yung yellow and blue, it makes green. So, it's like a go sa connection ninyo ng person na ito in the near future. So, with the Ten of Cups, perhaps ito ay may kinalaman sa family. Nakakita tayo ng problem dito. So, pwedeng babalik itong connection ninyo, pero yung person mo is not okay with the Five of Cups. Nakakita tayo dito ng problema, kalungkutan, and with the Knight of Swords, ito yung magiging go energy. Kumbaga, pwedeng kaya itong person na ito is nag-i-stop ngayon because of this happiness na nararamdaman niya towards sa sitwasyon niya, sa family niya. Pero time will come, kakailanganin ka pa rin niya. Kaya, kakailanganin ka niya with regard sa emotional, alam mo yun, parang support mula sa'yo. Kailangan ko ng sama na mahihinga ng sama ng loob, ng kalungkutan, malalabas ko yung kalungkutan ko. So, nakakita tayo dito ng itong person na ito is possible ang makipag-communicate siya or possible din ang pagkikita pagta-travel to see you because hindi siya happy. And then, you are the Page of Swords. So, it might seems like wala kang pakialam in the near future pa dito. But nandun yung full of happiness with the Ten of Cups and the Sun. Parang nandun pa rin yung happiness mo na makita itong person na ito. Na parang kunwari wala kang pakialam. Na kasi, you know, ayaw mong magkaroon ng problema.
Parang ganon. Ayaw mo maging magulo ang connection. Parang ganon. Pero you still love this person. You still want this person. Walang makakapigil sa'yo or sa person na ito na makabalik sa'yo. Kasi sabi ko nga, kahit anong nangyari sa sitwasyon ninyo na pag-stop and hindi pa rin mapipigilan kung ano yung itinadhana dito. Ganun yung energy niya. And then, you do have the Knight of Pentacles and the Knight of Pentacles and Knight of Cups. Actually, these are two knights na napakabagal. And nakikita ko yun sa side mo. Masyado ka kasing mabagal. But the good thing is, yung mabilis na knight is nasa side ng person mo. And you see, there's this Knight of Swords and the Knight of Wands. Ito naman yung dalawang knights na mabilis. And so, nakakita tayo ng fast action. Basta, alam mo yung person nito. Kailangan niya lang malungkot. Kailangan niya lang magkaroon ng problema para bumalik siya sa'yo. Kasi kung hanggat okay yung sitwasyon niya, tuloy-tuloy lang, masaya lang, wala ka muna akong kailangan sa ngayon. Pero time will come, kakailanganin ka niya. And boom, isang pagkakamali lang. If you are dealing with a person na may kakoneksyang iba with regards to relationship, isang pagkakamali lang ng person niya, mabilis siyang babalik sa'yo. Okay? Ganun lang. With a snap. Okay? Mabilis siyang nakuha or nawala sa'yo, mabilis din siyang babalik. Isang pagkakamali lang. And you do have the Devil. Capricorn energy. Yeah. And Two of Cups, oh. Look, it's like a relationship and the Knight of Swords, this is your person. Naging tanga siya. Doon na tayo eh. Naging tanga siya noon with regard sa person na kakonek niya. Pwede naging tanga, naging uto-uto. Sorry for the word. Pero yun naman talaga eh. Kasi pwedeng binaliwala ka niya noon, binaliwala niya yung friendship niyo, yung kung ano meron sa inyo because of this person. The Two of Cups. Nagkaroon ng relationship sa kanila, pero time will come with the Nine of Swords. Magkakaroon ng problema. And yeah, babalik yung person mo. Isang pagkakamali lang ng person niya. Sa'yo siya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.